Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon ay mag-aaral muli tayo ng isa sa mga natatanging laban na talagang tumatak sa kasaysayan ng ahedres. Ito ay sa laro nila former world champion Mikael Tal versus Doctor of Physics, National Master Janice Clavins, na kung saan itong si Clavins ay ilang beses lang nag-champion sa Latvia. Yan, so hindi rin talaga biro-biro itong si Clavins. So tingnan natin kung bakit ito ay isa sa mga natatanging laban. Tal played e4, Clavins played c5, knight f3, knight c6, d4, c takes d4, knight takes d4, knight f6, knight c3, d6, so Sicilian, bishop g5, e6, queen d2, so bookline na bookline, a6, castle queenside, Bishop D7. So ito yung tinatawag natin na Sicilian Richard Rouser. Yan, so very famous din sa Sicilian theory. Okay, then after Bishop D7, nag F4, H6, so ni-neutralize agad yung Bishop. Bishop H4, at dito ay nangunang manggulat si Clavins by playing Knight takes E4. Yan ang ginawa. So matindi yung Knight takes E4, sacrifice kagad. So nung mga panahon na ito, itong 1950s, kasikatan ni Tal, talagang na-impluensyahan din yung mga players na maging ganitong ka-agresibo ang estilo. Yan, dahil kasi kay Tal yan eh, kasi si Tal talagang very famous when it comes to aggressive and tactician talaga. Ayan, so pag Knight takes E4, siya yung inunahan na applyan ng tactics. So nakahang yung bishop sa h4, nakahang yung queen sa d2, medyo magulo. Pero dito ay hindi na bahala si Tal dahil sinimpilihan lang niya ng good move with queen e1. Yeah. So inignore lang niya, dinipensahan lang niya yung nakahang na bishop sa h4, and then at the same time ito ay nakahang yung knight sa e4, nakahang din yung queen sa d8. So kinakailangan gumawa ng paraan si Clavins para matakpan at masave din yung knight. So nag knight f, knight f6 siya. So the best din ng defense. And then dito meron na namang ginawang gumante si Tal ng pambulaga. Okay, so talagang opening pa lang rat-rata na ho ng bulagaan na. Ang ganda ng laban na to. So i-guess nyo ako ano kaya yung pambulaga na ginawa ni Tal dito na talagang nakakabulaga talaga. Okay? Okay, sige. You can post the video so para pwede kayong mag-isip ng matagal, parang puzzle. And then after a count of 5, itutuloy ko na ho uli. So nasa sa inyo kung tatagalan yung mag-isip or mabilis. It's up to you. Okay? Start. Okay, so dito ang ginawa ni Tal ay good move, knight f5. Very strong. Since sinasamantala niya yung king ay nasa gitna, pwede i-capture, open check. Then at the same time yung knight f5 may threat kagad to take the pawn sa d6. Knight takes d6. Yan. So syempre kailangan niyang bumawi. Nalamangan siya ng isang pawn kasi nasacrificean sa e4. Yan, yun nga lang ay hindi dyan natutuldok or nagtatapos. Kasi eto na oh, grabe yung bato niya. Lupit talaga. Kumbaga sa boksingero, si Tyson to nung araw eh. Si Tal. Opening pa, kumbaga round 1 pa lang, gusto may mangyari na kagad. Ganyan ho si Mike Tyson sa boxing. Alright, so pag knight f5, ang ginawa dito ay very realistic at maganda rin ang approach na ginawa ni Clavins with queen a5. Yan, so very realistic ito. So hindi na siya naghangad na depensahan pa ng todo yung d6. Bakit hindi pinush? So isa-isahin mo natin para at least meron tayong kakompletuhan ng analysis. Bakit hindi nag d5? Para at least depensado. Yun nga lang ho, mayroong knight takes d5. Yan, so may baon-baon din ng white na knight takes d5 na kung saan hindi pwedeng i-capture, hindi rin pwedeng i-capture to kasi, ayun ho, nakapin yung queen. So lalong-lalo na yun po, nakapin naman yung king. Yan. So tapos nandito pa yung rook. Naku po, grabe. Superb. So hindi pwedeng i-push ng ganun-ganun lang. So meron yung may kaunting magulo rito na linya na pwedeng mag G5 para ma-stop yung pin. Yan, medyo magulo. Yung nga lang, may F takes G5 lang. Sisimplihan lang. Pag knight takes D5, rook takes D5, H takes G5, then bishop G3. So pag bishop G3, intact pa rin ang pressure, napakalakas ng pressure sa black kasi yung king ay nasa gitna pa. Tapos magda knight d6 check na mamaya yan, and then mahihirapang makapag-castling yung black. So hard labor ang mangyayari. So dito malakas pa rin ang atake ng puti.
Okay, so kaya ang ginawa, Queen A5, very realistic move. So pina-capture na lang, pinabawi na lang, Knight takes D6 check, Bishop takes D6, Rook takes D6. So dito, hindi pa rin na freely makapag-castle sa king side kasi kakapturin lang yung knight, mawawala ng depensa yung bishop sa D7. So talagang hanggang dulo may problema talaga dito ang black. So nag-knight E7 dito si Clavins, hoping na makapag-knight F5, ifo-fork para mawala na yung bishop sa H4 kasi napakalakas. Ayan, pero syempre, dahil napag-aralan ko na itong game na ito, so mas realistic yung castle queenside. Para at least yung rook sa yung passive rook sa A8 ma-convert na sa D8, at least maalis na sa E-file yung king, at least nasa C8 na, and then kapakipakinabang na yung rook sa D8, nakapag-provide ng additional defense sa D7, although nakapin pa rin sa knight, pero okay lang. At least medyo umactivate yung position niya. Ayan, yun nga lang, nag-knight E7, so kung mapapansin nyo, ito yung disadvantage ng pinapatagal yung king sa gitna, lalo na sa open position na ganito. Delikado yan. So, sinimplihan lang, strategic good move with rook D1. So, dito, good move na naman ang ginawa ni Tal kasi may binabalak siya na aalisin niya yung knight somewhere, tapos depensado na yung queen sa E1. Ayan, at makakagain ng tempo of attack. Ayan, so, malupit yung rook D1, hindi basta-basta yan. Then, nag-knight G6, so, iritadong-iritado na si Clavin sa bishop sa H4. Okay, so, pag knight G6 ang ginawa, ay, good move na naman with knight E4. Ayan na naman, no? Grabe. So, tutukan na naman yung queen. Talagang, ital talaga, walang katahimikan ng laban. So, dito, napuwersa na naman. Queen takes E1. May nag-in-between move with knight D6. Check, king E7 para at least ma-expose ng tuluyan yung blocking at hindi makatago ng malaya. Bishop takes E1. So, meron na namang deadly threat. Na-transfer yung bishop sa B4, may mga ganung idea. So, iiritahin na naman yung king sa E7. Yan ho ang powerful style ni Tal. Mahilig siyang mang-anoy, mang-ilang. Talagang babasagi ng iyong konsentrasyon. Talagang hanggat maaari, bubulabugin hanggang sa mag-collapse. Yan ho ang style niya talaga sa kalaban. Okay, nag-knight D5. So, nairita dito sa paparating na bishop B4. Nakita yan ni Clavins. Pero, nga, wala nang bishop B4. Pero, meron namang other conversion of advantage. So, dito naman na-convert sa knight takes B7. So, and then gumante, knight G takes F4, hindi talaga nagpapatalo. G3, knight G6, persadong bumalik. Bishop G2, so ito na naman, meron na namang pressure sa knight sa D5. Then dito, nag-rook HB8. Dito, may ginawa na namang excellent move si Tal. Okay, so ibibigay ko uli sa inyo, pinaka-puzzle, pang-training ng ating analysis. Okay, you can pause the video. After a count of 5, ay itutuloy ko na uli ang game. So, find the excellent move. Start. Okay, so dito, talagang binulabog ng todo. Rook takes D5. Excellent move. Grabe, sacrifice na naman. Okay, ang ginawa dito ni Clavins ay nag-bishop C6. Nag-in-between move din siya. So, double. Bakit ba? Kasi ano bang mangyayari kung simple capture lang dito sa rook sa D5 sa konting ano lang pundasyon para buo yung kaalaman natin sa game? So may bishop B4 check. Kapag nag-king E8, then sisimplihan lang ng bishop takes D5, then may paparating na rook E1 check. Yan ang malupit na paparating. So pagpalagay ng takpan, may bishop E6, kaso sisimplihan lang ho ng bishop C6 check, walang pupuntahan ng king kung hindi harangan, tapos hindi rin nakaiwas sa rook E1 na paparating. So mangyari parang sumayaw lang 1, 2, 3 tapos knockout. Okay, so baliwala rin ho yung kung ang gagawin ay bishop e6, so baliwala din yan. Okay, so pag e-takes d5, pag bishop b4 check, papaano naman kung pumunta dito sa e6? So may knight c5 check, so hindi rin mabitawan yung bishop sa d7. Kapag naman king d6, knight takes a6 check, then makakapture na, so i-give up na yan. So, wala na rin. Then, ilang pawn ang lamang? Lamang ng isang pawn tapos weak pa yung pawn sa D5 and then magsisimple rook D1 na lang mamaya. Babagsak na naman yung D pawn. So, huge advantage na marami ng pawn. So, enough na yan para maipanalo. Okay, pag bishop D4 check, kung tatakbo naman sa F6, ayan, may rook F1 check. Pag king G5, ayan, palalakbayin lang eh. Tapos, bishop D2 check. Nakto, grabe. Takbo hanggat may lupa.
Ayan, King H5, then takbo lang Knight C5. So biglang tumahimik lang, pero realizing na yung king ay sobrang exposed na yan dyan. Tatamaan at tatamaan na yan dyan yung ganyang itsura. O, pangit na eh. Okay, so dito. Alright, balik tayo. Kaya pag rook takes D5, nag-bishop C6 na lang. Paano naman pag nag-rook takes knight lang? Pag nag-rook takes knight, kakapturin lang po dito. May rook takes D7. So pag tinakes, may bishop takes A8, lamang ng isang bishop lalabas. Pag king takes D7 naman, capture pa rin yon, lamang pa rin ng isang bishop ang lalabas na resulta. Okay? So dito talagang halatang gumugol ng oras dito. Ganyan kahirap kalaban si Tal noong araw. So bishop C6, nag-in-between move. Then nag-bishop B4 check. King E8, diyan nagpunta kasi kung pupunta sa F6, naku po, grabe ito. Bulldozer ang masasalubong. Grabe, may rook F1. So king E8. Alright, so pag king E8, meron na namang ginawang superb, very strong tactics si Tal. So, i-guess nyo uli, you can pause the video, i-guess nyo uli yung excellent move na in-apply ni Tal na talagang nakakagimbal at nakakatibag. Okay, so start. Okay, sa mga nakakita ko, bilib ako sa inyo, superb ang inyong tactics. Okay, so dito nag-rook D8. So check, pwersado, walang pupuntahan ng king kung hindi i-stop talaga yung check. Then sinimplihan lang ng bishop takes bishop check. So dito nag-resign na si Clavins. Grabe talaga, bugbog. So ano ba mangyayari? Halimbawa kung mag-rook D7, harang lang. Pagpalagay natin ituloy ho natin. So pagka humarang, pwedeng knight D6 check, pwede ring rook D1. Pero mas matindi itong knight D6 check. So pagpalagay natin pumunta sa D8, isimplihan na lang ng bishop takes A8. So ilang pyesa ang lamang lalabas? Dalawang pyesa. Grabe, wala na talaga. Isang pyesa nga lang, nire-resign na nila eh. Dalawang pyesa pa. Eh lalong malala. Okay, oh. So nung time na to talagang walang computer pa nun eh. Wala pang strong engine nun. Wala talagang basehan kung hindi sariling sikap. Kung mapapansin nyo, parang engine maglaro si Tal. Talagang buong-buo ang loob, walang katakot-takot na mag-sacrifice. So talagang dinevelop po ni Tal yun eh. So ang bawi naman no, nung na-develop niya yung confidence niya, tuloy-tuloy naman ho, hindi siya takot mag-sacrifice, buong-buo ang loob niya. Na kung saan, bihira hong makita yon sa mga player noon. Okay, so yan ho ang kahanga-hangang bagay kay former world champion Mikael Tal, ang katatagan ng loob, buong loob. At grabe ang kanyang tapang sa mga sakripisyo talaga. At hindi lang sa tapang, talagang kompleto talaga ang pundasyon buong-buo. Ganong kalakas nung araw si Tal. Nakakatakot kalaban. Okay, sana ho natuto kayo sa game na ito. At ngayon ay babati na tayo. Binabati natin sila Guys Counter, Roman Villegas, Justin XD, Rello Pertosa, JC Marquez, Abot ID Naliligo. Naku po, grabe. Justino Vlog, Marco Rico Hernandez ng Pasig, Hazel Alimagno, Casey Javines, Arman Dailan OD, Gerald Reyes ng Pasig, RG Lozada, Purification Mark, Joseph Lopez, Lendel Dayuan, Wendell Temple, Anonymous Light, Bonges Dawon, at kay Nelson Panalos. Ayan. So maraming salamat ho sa inyong patuloy na pagsubaybay sa channel na ito. Muli, ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.